Target na imbestigahan sa Senado ang tumitinding panghaharas ng China sa West Philippine Sea. Una dito, hinimok na isang senador ang National Security Council na mag-convene kasunod ng agresibong aksyon ng China Coast Guard kung saan isang sundalo natin ang naputulan ng daliri. Si Daniel Malasas sa sentro ng balita. Sa harap ng mga pangaharas na ginagawa ng China Coast Guard sa tropa ng Pilipinas sa West Philippine Sea, partikular ang panggigipit nila sa Ayungin Shoal ilang araw lang ang nakalipas, may mungkahi ngayon si Senate Majority Leader Francis Tolentino kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang mungkahi ko ngayon kay Presidente, i-continue National Security Council sa lalong madaling panahon. Alam mo, ang National Security Council, yun yung pinakamataas na policy making group. Body ng ating pamahalaan, kasama po lahat, kasama po yung pwedeng imbitahan, yung mga dating Pangulo, si Pangulong Erap, yung mga buhay pang Pangulo, para makapagbigay ng advice na rin kung ano yung gagawin. Naghain na rin si Senator Aimee Marcos ng resolusyon para paimbestigahan ang insidente kamakailan sa Ayungin, kung saan nagresulta ito sa injury ng ilang kawani ng Philippine Navy. We should exercise all caution as well as expend all avenues in order to put an end to this, de-escalate tension, and make certain that every Filipino life, whether in the West Philippine Sea or in the Taiwan Straits, is secured. A wonderful briefing. Kung pinakailangan ng executive session, handa kami. Hinimok naman ni Senate President Francis Escudero ang Armed Forces na humanap ng alternatibong paraan para maihatid ang supply sa BRP Sierra Madre para masigurong maayos na natutustusan ang ating tropa habang nililimitahan ang dalang panganib. Para naman kay Senator Loren Legarda, any damage, any violation of in that area, which is our EEZ, must be dealt with. How? By constructive dialogue, but at the same time, they must respect our sovereignty. Si Senator Risa Hontiveros naman naniniwalang hindi lang international law ang nilabag ng China, kundi ang mismong human rights natin. Hindi raw ito katanggap-tanggap. Si Senator J.V. Ejercito naniniwalang dapat maging accountable ang China sa kanilang panghihimasok at paglalagay sa alanganin ng buhay ng mga Pinoy. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.